Ang una kong mapanood. Pangalawa kong panood. Pangatlo kong panood. Ano ba? Hello mga pangya, welcome back again to my channel. It's still me, Daisy, your maid vlogger. Salamat po sa lahat ng naka-appreciate ng video na na-share ko po sa inyo last time dito sa Usapang Pinansyal. Kung saan sinare ko doon how I turned my 25,000 pesos to 1 million pesos in just 2 years in stock market. Marami yung nag-comment sa akin kung paano daw. Marami din pong nag-message po sa akin sa FB page. May mga friend din ako sa Facebook na nasa Canada, mga nagtatanong kung paano mag-invest, paano mag-trade in stock market. Gustong-gusto ko po kayong matulungan kung paano mag-invest in stock market. Actually, yun nga po yung reason kung bakit ko ginawa yung video yun. To inspire you, to encourage you, to save and to invest while working here in Hong Kong. Sabi ko nga po sa last part ng video yun, results happen over time, not overnight. Alam ko yung iba nag-focus dun sa 1 million o sa pagiging millionaire. Pero, it takes hard work po, consistency, and patience. Kaya hindi ko po kayong matutulungan in just one day or in just one chat. Sa video to, I will share my favorite YouTube channels that made me a millionaire. Sila yung mga sinubscribe ko, pinag-aralan ko, at naging part para ma-reach ko yung first million ko in stock market. Pero bago yung mga pangyaw, gusto ko po munang i-share ito. Nabanggit ko din po ito dun sa video, yung pagkakaroon ng solid financial foundation. So kung napansin nyo dyan, investment, yan yung pinaka nasa taas na. Para maging confident tayo sa pag-invest, maganda mag-start muna kayo dun sa pinakababa. Especially kung ikaw yung breadwinner ng pamilya nyo. Simula natin sa baba, yung pagkakaroon ng healthcare, short-term and long-term healthcare. Right now, habang nandito tayo sa Hong Kong, habang may trabaho tayo dito sa Hong Kong, insured tayo. Pero, after that, hindi na tayo insured. Mahalaga, meron din tayong long-term healthcare. Next, yung protection, life insurance, na kung may mangyaring masama sa atin, meron at merong makukuha yung pamilya natin. Debt management, so kung meron kayong mga utang, especially kung malalaking utang yan, bayaran nyo muna mga pangyaw. Then, create emergency fund, just in case may emergency, hindi natin magagalaw o hindi natin kukunin agad yung investment natin. Habang nag-aaral ako ng financial literacy, yan muna yung mga natutunan ko. Although, mas attractive talaga yung investment. Pero maganda mga pangyaw, simulan nyo na rin yan. Yan muna. Like ako, until now, hindi pa ako tapos magbayad ng healthcare and insurance ko. May 4 years to 5 years pa ata akong kailangan bayaran. Pero, in-start ko na rin mag-invest. So, pwede mo yung pagsabayin. And if you're ready, gusto nyo na pong mag-invest, then now I will share my favorite YouTube channels that made me a millionaire. Kung sila favorite ko, walang top, ganyan. Pero i-share ko sila sa inyo according sa pagkaka-discover ko sa channel nila. Kung sino yung nauna kong na-discover. Halos lahat ata ng video or channel about investing in stock market, napanood ko or nakapag-subscribe ako. Pero habang tumatagal, may nadi-discover kasi ako mas maganda. Yung tipong suwak sa personality ko, madaling intindihin for me. Una kong nakitang channel, ito si Mr. Brian Tracy. Year 2017-2018, naging active ako sa online business. Yung networking. Kapag ko ng video about networking, ayan, isa to sa lumabas si Mr. Brian Tracy. Sa first video ko pa lang na napanood sa kanya, dami ko na agad natutunan. Kasama na dyan yung mga business strategies. Kasi nung time na yun, gusto ko makapag-ipon talaga kasi gusto ko magkaroon ng business. Pero na-discover ko na hindi lang yun yung matututunan ko sa channel niya. Nandyan yung personal development o self-development, setting goals, time management, kailangan ko kasi from 6 a.m. to 10 p.m. ano pa bang magagawa ko para sa personal goal ko. But by God's grace, ayan, natuto akong mag-manage ng time
And pinaka-importante, yung taking action. So if you want to invest in stock market, trade the stock market, you need to learn how to manage your time para makapag-aral ka how to be profitable sa stock market. Tingnan niya sa bawat video niya. If you want to change your future, take action. And take action now. Kasi if you will just learn and learn, watch mga video sa stock market, pero kung hindi mo naman yan i-apply, then walang mangyayari. So para makapagpa-thank you kay Mr. Brian Tracy, go to his channel and subscribe po kayo doon. You can also comment down, "Hi, I'm here because of Made Blogger." So next ito, si Sir Marvin Garmo. Subscribe ako sa kanya, parang nasa less than 5,000 pa lang ata o 10,000 yung subscribers niya. Isa to sa channel na deserve dapat magkaroon ng 1 million subscribers. Kasi ang dami mong matututunan sa channel niya. Diyan na yung stock market strategies, stock analysis, about fundamental and technical, economic outlook o yung mga insights niya. Hindi lang actually siya, kundi yung mga nagiging guests niya. Siyempre noon, wala akong pakialam dito. Importante ito mga pangyaw, if you want to invest in stock market, kailangan kahit papano alam natin yung nangyayari sa ekonomiya natin sa Pilipinas. So you will learn that sa channel niya. Siyempre na-enjoy ko din yung mga interview niya with some entrepreneurs, economists, businessman, yan. Isa nga sa favorite kong naging guest niya, si Sir Dodong Kakanando. Yung favorite kong vlog niya, "Do you want to start a business?" Kasi sabi niya dyan, employment is a powerful stage for going to your own business. But do not look at it as slavery, na parang alipin tayo dito. No, look at it as education. Nag-aaral ka na, nababayaran ka pa. Actually, may mga friend ako dito sa Hong Kong na kailangan mag-bake sila ng mga cakes, ng mga desserts para sa employer nila. Yung tipong nai-imagine ko sila na kung pagbubutihin nila, kung pag-aaralan talaga nila ng todo, makapag-practice, makapag-create ng sariling recipe while working here in Hong Kong para sa employer nila. Yung ginagamit natin, hindi natin gastos yan. And then, binabayaran pa tayo ng mga employer natin. May sweldo pa rin tayo. Pwedeng gamitin pag umuwi tayo ng Pilipinas. Pwedeng makapagtayo ka ng sarili mong bake shop, ng bakery. And din sa atin, yung mga nagluluto, diba? Yung kusina ni Amo, pwedeng maging kusina na ni Daisy, diba? Ambisyosa. Gustong-gusto ko yun, yung mag-bake, mag-prepare actually ng masarap na pagkain. Pero, depende kasi yan sa employer. So, sa mga employer ko, ayaw nila ng ganon. Pero, meron pa rin akong pwedeng gawin na pwedeng kong gamitin pag-uwi ko ng Pilipinas. Like this, pag-vlog, I'm allowed na gawin to. By sharing yung ginagawa ko, yung trabaho ko, yung pagluluto ko, pwede nang practice para pag umuwi ako ng Pilipinas. Dami ko pong natutunan sa channel na to, especially sa pag-analyze ng mga stock. Kasi syempre, nung una wala akong kaalam-alam ano ba itong mga to. Although sabi nga niya, yung mga information available naman sa internet, pero kahit siguro basahin ko, hindi ko pa rin maiintindihan. Kailangan ko ng taga-explain. At yun yung ginagawa niya sa channel niya. Ini-explain niya yung fundamental analysis, technical analysis ng mga stock. And sometimes, may mga ini-interview siyang mga CEO ng mga company to. Sabi nga niya, "Don't buy, hold, or sell any stocks na narinig niyo lang sa YouTube o sa ibang tao, sa Facebook. You need to do your own due diligence." At ang kagandahan nga nun, sinishare niya na yon yung fundamental, technical, and then it's up to me na lang kung ano yung magiging decision ko. I will buy, I will sell, or I will hold. So bilang pasasalamat sa kanya, please go to his channel and subscribe. You can comment din, "Hi, I'm here because of Made Blogger." Next ito, si Sir Rainer Teo. Doon galing yung, "Hey, hey, what's up, my friend?" And then yung, "Talk to you soon." Na ginagaya din actually ni Calvin. Kasi lagi niya ako nakikita, lagi niya ako naririnig na habang naglilinis, nagluluto, video ni Sir Rainer Teo yung
pinapakinggan ko. Even sa bus, yan yung pinag-aaralan ko. Kasi may mga na-download ako galing sa kanya na pwede kong basahin habang nasa bus. Kasi medyo mahaba, medyo malayo yung biyahe ko lagi kapag hinahatid sundo ko si Calvin. Sa channel niya, meron siyang stock trading courses for beginners. So you can check that out. Sa kanya ko rin natutunan yung mga terminologies sa stock market. Habang pinapanood ko si Sir Marvin, yung iba hindi ko maintindihan. Ano daw? Ano yung mga sinasabi niya? So, dun ko na intindihan. Then, technical analysis, trading strategies, and then yung pagbasa ng charts. Sa kanya ko talaga natutunan. From candlestick to different indicators, dun ko na tutunan sa kanya. Yung tipong kahit nasa bus ako, nag-drawing-drawing ako. Kapag ganito, yan, uptrend yan. Kapag ganito, downtrend yan. Para akong ewan sa bus, ito yung resistance. Ito naman yung support. Yung mga ganyan. Ganun talaga, if decidido ka pong matuto, pasukin tong world of stock market, you need to learn. And since yun lang yung free time ko, then ginagawa ko yun sa bus. Yung tipong nung una kong mapanood, pangatlong panood, ano daw? Yes, totoo po. Nakailang panood ako bago ko maintindihan. Ganun talaga kasi bago siya sa akin eh. Hindi ko naman alam yan. Lalo na kapag English, di ba? Actually, hindi mo naman kailangan ma-memorize kung ano yung mga pangalan ng candlestick. Alam mo lang kung anong ibig sabihin at alam mong gamitin. Na kapag nakita mo yan sa chart ng isang stock na hawak mo, you know how to react. Alam mo yung gagawin mo. Is it time to buy? Is it time to sell? Is it time to hold? You can go to his channel and subscribe po. And yeah, you can comment down also. Hi, I'm here because of me, vlogger. Tuwan-tuwa ako nung makita ko yung channel niya kasi free niyang sinishare yung mga lessons na to. Next, yung Investagrams. Actually, Investa.tv na siya ngayon. Pero nung na-discover ko siya, Investagrams pa sila nun. You can download yung app nila. Libre po yan. At nakakatuwa kasi maraming free services in their platform. Like virtual trading, wherein you can trade virtual. Especially kung wala ka pang capital o pampuhunan para makapag-start mag-invest o mag-trade sa stock market, you can try this. And sa virtual trading na yan, may 100,000 pesos na dyan na pwede mong i-trade. Not real money, pero yung experience real time. Anong nangyayari po sa stock market sa Pilipinas, yun yung may experience mo. So magandang pag-practisan muna kasi dyan din ako nag-start. Nag-practice-practice muna ako. Pero syempre, mas matututo po kayo kapag real money na. Kapag real account na. And then ITG, Investa Trading Grounds, yan yung nakikita nyong pinagpa-practisan ko. Akala nyo simpleng game lang, pero napapractice na pala kayo how to read charts, how to read candlestick, and you can use also indicators na alam nyo habang ginagawa o habang naglalaro nun. And ito, may Investa University na rin sila. Noong 2020 lang nila to sinimulan, you can actually enroll sa kanila. Libre po yan. Hanapin nyo lang po sa playlist nila, nandyan yan, Investa University Lessons. Yun, panoorin nyo. Sa the app, you can use yung screener nila for free. And meron din silang calculator. Ayan, Btrade. Yan yung virtual trade. And then yung chart. Actually, very helpful yan sa akin. Yes, meron akong 2 accounts. MyTrade at saka COL Financial. Pero never pa akong nag-chart doon. So every time na gusto kong i-check yung chart ng mga hawak kong stocks, dito ako sa Investagram. Then yung Trading Grounds, yan yung ITG. Nung pag-check ko ng profile ko, naging member pala ako since November 30, 2018. Bago ako mag-open ng real account, yan muna ako nag-aaral, nagpa-practice, nakikibasa, nakikinood ng mga nangyayari. Yung social dyan, parang mala Facebook style, na you can post something, and then may pa-heart, pwede kang mag-heart ng post ng iba, mag-share, mag-repost, mag-comment sa mga post. Just be careful kung sino pong i-follow nyo kasi maraming hyper dyan. And right now, bashers na rin.
ng mga stocks, different stocks. Kung baguhan ka, newbie, pwede kang madala sa kanila kasi na-experience ko yon. So, be careful. By the way, made trader yung account ko dyan. But you don't need to follow me kasi wala naman akong pinupost dyan. Mostly note to self lang yung mga pinupost ko, sineshare ko. Kapag may nakita kong maganda, sineshare ko doon. Nire-repost ko para sa sarili ko, not for others. Tuwa ko kasi nandiyan pala si Sir Rainer Teo. So, siya yung una kong pinalaw. So, you can go to Investa TV channel para isubscribe sila. Comment nyo na rin kung gusto nyo na, hi, I'm here because of Made Blogger. So, the Swedish investor. Nung sinubscribe ko to, less than 5,000k pa lang eh. Mga year 2019. Pero maganda kasi talaga tong channel na to kasi habang pinag-aaralan ko tong stock market, nagkaroon din ako ng desire na magbasa ng mga books about trading, about investing in stock market. 2019, naging Sunday rest day ako. Since pumapasok ako sa school at that time, sa morning, ang ginawa ko, dumadaan ako sa library. Tapos nagbabasa ako ng mga book. Siyempre, hindi ko naman siya matapos. Hindi rin kasi ako mabilis magbasa. Hindi rin ako mabilis makaintindi. Lalo na pag binabasa. And then, English pa. Pero through this channel, in just 15 minutes, 20 minutes, nasummarize niya na yung isang book. And then, madali pang intindihin. Kasi sinasummarize niya yung iba't ibang books. Especially, stock market books, trading books, personal finance books. And the way na i-explain, madali lang maintindihan kahit English. Instead na pumunta pa ako sa library, di-disappoint lang ako kasi hindi ko din naintindihan yung binasa ko. Kulang yung time. So, isa to sa mga channel na pinapanood ko. And if you want to learn more about stock market, through books, then you can check his channel. And don't forget to subscribe na din. Pa-thank you ko lang. And next, ito, Bigote Trading or Financial Lemonade. Bigote Trading yung name ng channel niya. Na-discover ko to inside Investagrams. Isa siya sa mga pinalo ko. Pagkakatanda ko, iba pa yung name niya at that time. Nakaka-Piliting Bigote pa ata yun. Now, Financial Lemonade na siya sa loob ng Investagram. Pero Bigote Trading pa rin siya sa YouTube channel. You can check his channel po. Marami kayong matutunan dyan sa Swabby Sessions ni Sir. Mga different trading system. Na if you want to be more profitable dito sa stock market, maganda marami tayong alam na strategies, mga system na pwede natin gamitin sa pag-trade, pag-i-invest in stock market. You can go to his channel, check nyo po yung mga playlist, and then don't forget to subscribe. Pa-thank you ko lang kay Sir. Kayo yung Mr. B. Mr. Bigote. Feeling ko may bigote to si Sir. Oh, wala lang. Gusto niya lang talaga suwabe. Pero this February, 2 years na ako sa stock market, pero still, kinukonsider ko pa rin yung sarili ko as newbie. Marami pa akong dapat matutunan. So, I'm recommending these channels para matuto po kayo. So, I want to say thank you mga sir for being part of my first million in stock market. Thank you for watching mga pangyaw. Hope you like this video and God bless. Bye!